natin for today vlog. So, lalabas tayo. May pupuntahan tayo. So, kakagising ka lang ko lang. Kaya, good morning! So, ayun. Abangan nyo kung saan tayo pupunta. See you later! Mamaya na ako mag-intro. Nag-hi lang ako. A few moments later. So, yan guys. So, nakabis ako ngayon. And, pupunta lang tayo sa pupuntahan natin. So, ewan ko lang kung makakapag-vlog ako habang naglalakad. Init! A few moments later. For today, hindi to basta vlog, ganun. But gusto ko sana para mas mapanatag yung loob ko. So, pumunta ako sa talent. Mag-aalay din tayo ng prayer, ganun, sa mga nababalitaan nga natin. So, mamaya pa ako mas chichika ng mas mahabang-mahaba. At malapit na ako sa destination kung saan ako ay tatambay muna bago mamaya mag-vlog. At punta tayo sa mas malapit na view ng taan. So, later na lang. And mamaya, walang babay-babay dito. Alright! So, nakalanding na tayo sa ating pupuntahan at sa tutuloyan bago tayo pumunta dun sa malapit sa view sa Taal. So, gusto ko sana magpasalamat kay Kuya MJ. Thank you, Dave! So, happy ka naman. Kamusta dito? Okay lang ba dito? Ay nako, ayun, nakaka-trauma. Sa last na pagsabok ng bulkan, ayun, kapag nakaka-rinig ng balita sa about sa bulkan, yes, ayun, oo. Panic na naman, trauma na naman. Oh, yes, yeah. Diba? Ganyan yung nararamdaman since malapit din sila dito at isa sila sa lumikas nitong nakaraang pag-erupt ng bulkan. So, thank you sa pagpapatuloy sa akin dito. Sa kay lang, you are almost welcome dito. Thank you! So, today, papahinga muna ng konti bago ako pumunta sa malapit sa view sa Taal at doon magpipray tayo at titingnan natin kung ano ba talaga yung kalagayan ng Taal. So, bye! A few moments later. So, hi guys! It's me, Pao Vlog. So, hindi masyado malakas yung boses ko dito kasi ang daming tao. Medyo nahihiya pa ako. So, bababa na ako. Hindi na ako pag-intro. So, nandito tayo sa Taal. So, makikita niyo yung view ng Taal. So, ito siya. So, mamaya. Mas closer. So, bababa na tayo. Ito yung hagdan. Papakita ko yung hagdan. Alright. Papakita ko. Wait. So, guys, yan. Yan yung bababaan ko. Yan. Yan. Papunta dyan sa ilababa. Yan. Oh. Thank you.
Audio preview. So hi guys, it's me Pau and welcome to my channel. So for today, nandito tayo malapit sa view ng Taal. So ito yung Taal din na pumapak na. So kasi dito hindi masyado kita eh. Yan. May halong kaba ako dito actually sa pagpunta ko sa malapit sa view nito. Syempre nandito tayo sa Talisay. Ang tawag dito ito yung Balikbirin. Yes, Balikbirin. Oo, yan. Yan yun siya. Hindi naman siya sobrang lapit. And according naman sa kanila, 30 minutes bago ka makapunta dun. Daw, biyahe ng bangka. Yung motor na bangka. So, basta siya nahingal-lahingal ako. Kasi, ito yung binabaan ko. Yan, galing ako sa taas. Yan. Galing ako doon at bumaba lang ako dito. Tapos actually, dito may nag-fishing pa. And, so for today, medyo nahiya ako kasi may mga tao dito. Ganyan. So, kung makikita nyo, yan ito nga. Yung Taal. Hindi ko alam sabihin ko. Kinakabahan ako. Wala ba nagbo-vlog? Actually, sa mga tao dito, kapag kinakausap mo sila, kasi since sila kasi dito sanay na sila kung ano yung mangyayari, kung ganun, kung kinakabahan ba sila. So, according sa kanila, oo, kinakabahan nga sila dahil nga sa mga predictions na nababalitaan and at the same time, pati yung mga lindol, ganyan. So, ito yung tubig niya ngayon. It's October 1st ngayon, ha? So, kung makikita niya, so medyo yun yung tubig, yun yung kulay ng tubig. Medyo green siya, pero ewan ko kung ito nga yung sulfur na sinasabi nila. And, so, yan, kung makikita niyo dito, kung kayo yun nandito, nakasama ko, makikita niyo na parang payapa lang, tahimik, tapos parang wala lang, parang peace yung nafe-feel ko dito. Ayan, sa Taal. Oo, peace yung nakikita na sa Taal. Ayan. Naantala ko kanina, meron ditong ano, mga fans, charot. So yan, medyo nahiya ako kasi may tao dito. So ayun nga, maraming mga predictions and at the same time marami din nagsasabi about sa mga news about Taal. So yan, pag nandito ka, parang peace lang yung mararamdaman mo. And sabi ko nga kanina, sabi ng mga tao dito is kalmado naman daw sila at syempre ready din sa anong po pwedeng mangyari. So ngayon na nandito tayo, actually sabi nila likod daw to ng Taal, yung view yan ay sa likod. Ito yung likod ng Taal na makikita natin. Kasi sa parting Agoncillidor sa Lemery, dun daw yung correct me if I am wrong ha, dun daw nakaharap yung vulkan. Kaya nga nung nag-erupt siya, nitong nakaraang January 12, ay talagang grabe din yung pinsalang nangyari dun. So, and dito, sa may Talisay, sa may Balikbirin, kung makikita nyo yan, peace lang siya hanggang dito, yan o. Yan yung iba. Diba parang relax lang, walang problem, walang pinangangambahan na baka pumutok yung vulkan, ganyan. In my opinion naman about dun, para sa akin is, ako magpipray lang. Magpipray lang ako sa pa pwedeng mangyari, kung totoo or hindi. Yun naman kasi ang ano, nag-vlog ako, it's not about for today, hindi lang vlog. Since natandaan ko kasi, nung evacuation days, nung pumutok ng January 12, nakita ko yung mga taong naapektuhan nito at hindi biro ng totoosin. Ang sa generation ko ay magkaroon ng gantong karanasan at nakita ko yung mga tao talaga kung gaano sila nahirapan na harapin yung ganong calamity or ganong kalamidad. Higit pa sa parang bagyo, ganon. Kasi kakaiba kapag ka volcanic eruption or nasalanta ka. Kasi iba yung experience bilang bilang isa sa mga Batangan nyo din na nasa paligid ng vulkan or malapit, is nakita ko kung paano or grabbing nangyari. Isa na rin dito yung tita ko nung galing nga silang Talisay, nakita ko sobrang putikan na talaga sila at kung malalaman nyo lang kung ano yung kwento, kung paano sila nakasurvive doon sa
nangyaring yun para lang makauwi ng Tanawan. From Talisay to Tanawan. Ayun. And yan, may nagfi-fishing dito. So for today, nandito lang tayo, hindi para mag-vlog. So parang pinunta ko na rin kayo dito sa view ng Taal, sa malapit-lapit. Dahil alam naman natin na delicate pa pumunta dito. At sobrang delicate talaga kasi nga, kakaputok lang natin. Hindi naman tayo sure sa lahat ng bagay. But only God knows. Only God knows na kung sino or kung ano yung mangyayari. So ako lang may hawak ng cam ko. Dahil ako lang naman nagproceed dito. Pero may mga sumama naman sa akin at tumulong para makarating dito. So yan, kapat tayo dito. So actually sabi ko nga kanina, hindi tayo nagpunta dito for vlog. But gusto ko rin mag-alay ng prayer nga para dito. Kaya talagang nagproceed ako magpunta dito. Talagang, ayun, talagang kahit medyo kinakabahan ako dahil nga sa mga news, sa mga predictions, but at the same time, bilang Batanggenyo, kailangan aware din tayo sa nangyayari sa paligid natin and aware din tayo para mabigyan sila ng info kung kamusta dito, ganyan, ano ba talagang news. So, according dito sa Talisay, sa may Sampalo, it's so far, peace naman yung ano nala, kanilang nararamdaman. And awareness na lang din. All we can do is to pray. Yes, uli-ulit natin ay mag-pray tayo. So, punta tayo dito. Nakaingal. So, yan. Di ba parang tinutur ko na rin kayo. Kasi, and kung makikita natin dito, lapit tayo dito. Baka malaglag ako. Kasi ito lang yung paa ko. Tapos ito yan, yung ano, yan yung kulay ng tubig dito. And, yan. May nakita akong tao sa taas, ayun o. Naiya, tuloy ako. Ng very, very light. Guys, as you can see, ito daw yung pumutok na, ito. Kita ba? Ayan. Ito yung pumutok na, ayan. Yung matagal na, tapos ito daw yung... Ayun daw sa likod. Sa likod pa daw nun, sa likod. Kasi nga, di ba likod to? Sa likod pa daw nun yung makikita mo yung talagang pumutok na vulkan, yung latest. Ayan. Ito yung closer niya, guys. May nag-fishing pa. As you can see, yan. So, i-end ko na to since hindi nga to makakahabaan na vlog. But at the same time, dahil hawak ko lang yung camera, hindi ko masyado malibot, pero napakita ko naman yung katahimikan dyan sa vlog natin. Sa vlog natin to or dito sa Taal, dito sa Talisay. So, mag-alay na lang tayo ng prayer sa mga nagaganap or nangyayari or sa mga news, sa mga predictions, and sa mga kung ano-ano pa na nakikita. Ningal talaga ako. So, alright. So, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. So, so yon, Lord, nagpipray ako para sa aming lahat, lalo na sa mga Batanggenyo, na sana maging okay kaming lahat. And sana ay, sana walang mangyaring kung ano man yung mga predictions at yung mga kung ano nangyari, sana wag na wag niyo po kami pababayaan. Lahat, alam po namin na kailangan lahat na nakakaalam kung ano mangyaring pwede sa Taal. At isa lang naman yung wish namin na wag niyo po kami pababayaan. At sana kung ano man pong po pwedeng mangyari ay iligtas niyo po kami lahat, lalong-lalo na yung mga malalapit dito. Yun lang, gusto ko lang mag-pray sa Taal at lalong-lalo na sa lahat ng mga kababayan ko na nangangamba nga at dahil nga sa trauma. So Lord, tinataas na po namin sa inyong lahat. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. And, ang last message ko lang is, tayo lalo na yung mga Batanggenyo na makapanood nito at yung ibang tao ay pray, pray, pray. Mag-pray lang tayong lahat. Bye!